Tinalakay sa sesyon ng sangguniang panlungsod kaninang umaga ang usapin sa pag-amyenda sa Section 2 ng Ordinance No. 1050 o pagmumulta sa mga lumalabag sa ipinatutupad na health protocol sa lungsod. Ayon dito, exempted na sana ang pagtatanggal ng face mask kung kukuha o magpapakuha ng larawan. Gayun din kung magsasagawa ng public speaking ay hindi na kailangan pang magsuot ng face mask. And one is, of course, for purposes of taking pictures, and the other one while speaking in public. Especially so that there will be a forthcoming local and national election. So probably, ang magbabiolate dito, hindi lamang tayo, kundi kasama na yung mga national candidates. Pero ilang mga konsehal ang kinwestiyon ng naturang ordinansa. Mas posible umanong makahawa ang isang individual na mayroong COVID-19 kung hindi ito magsusuot ng face mask habang nagsasalita. Chairman, ako medyo object po ako dyan. Kasi once you speak in the microphone without a face mask, tumatalsik po yung ating, or nag-excrete po yung ating saliva. Then the next one who will use the mic will also not wear a mask. Then there is a possible of virus transmission, Mr. Chair. Nakakapagsalita naman tayo ng face mask, di ba? Huwag tayo masyadong OA. Okay lang naman, di ba? Hindi naman tayo nahihirapan eh. Nais ding dagdagan ng iba pang konsehal ang kailangang amyendahan sa naturang ordinansa. Kagaya ng pagtataas ng ipapataw na multa sa mga lalabag sa quarantine protocols at sa mga nagbibigay ng maling impormasyon sa contact tracing. Can we not include on your amendments under Section 2, letter C, yung violators sa quarantine guidelines, protocols? Pag sinabing 7 days ka, self-quarantine sa bahay mo, pag nag-violate ka at lumabas ka, dapat patawa natin ng parusa rin. Kung yun nga po yung gusto ng ating kagalang-galang na Konsehal Ventura, ako po ay gusto ko sanang sumama rin sa kanya dahil gusto ko rin pong magkaroon ng additional amendment po sa existing ordinances natin na pinaparusahan naman po yung hindi nagbibigay ng tamang impormasyon, nagsisinungaling o nagmi-mislead patungkol po sa contact tracing. Ayon naman kay Konsehal Maristela, kung aamyendahan ang ordinansa, mabuti pang pag-aralan na lamang ang iba pang pwedeng aktibidad para ma-exempt ang pagsusuot ng face mask sa pampublikong lugar. Ilamang po, sana po, kasi baka ma-interpret na naman ng mga law enforcer natin yan, ito lamang ang exemption, hindi kasama yung nagtitake ng meals nila o kaya umiinom ng tubig. Baka kung malalagyan po natin na exemption, Mr. Reporting Chairman, ilagay na po natin yung lahat. Sa huli ay napagkasunduan na talakayin na lamang muli sa komite ang naturang ordinansa. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.